Hi, welcome back to another video. Today, magre-review ako ng skincare product. Ito yung product na binili ko na last month, January. Buong month ko siya ginamit. So, almost 1 month ko siya talagang ginamit para masubukan kung okay ba siya o hindi. Kasi talaga naging problem ko talaga last few months nung 2020 talaga is nagkakaroon talaga ako ng pimple dito sa area ng chin tsaka dito sa may pisngi. Yan, hindi siya nawawala. Ang problema pa, pag nagkaka-pimple ako, talagang meron akong dark spot na kasunod. As in, hindi siya nawawala. Lagi ako meron dark spot dito sa baba. Which is nakakainis kasi medyo distracting. Siyempre, kasi every time tumitingin tayo sa salamin, siyempre, nasa bahay lang naman ako. Hindi ako nagme-makeup. Kaya alam ko yung pimple ko galing siya sa mask. Yun yata yung tinatawag talaga nilang mask ni. Talagang hindi talaga nawawala yung pimple talaga. Every time na nagmamasa ko, siguro after 1 day or 2 days, nagkaka-pimples talaga ako. So, naghanap talaga ako ng products every now and then, kung ano yung makakatulong sa skin ko. I think lately talaga, naging sensitive na yung skin ko kasi dati naman hindi ganito yung skin ko, tapos kahit anong gamitin kong skincare talaga, okay lang siya. Pero ngayon, naging choosy na talaga yung skin ko. Kaya every time pumupunta ako ng Watsons or ng, sa SM beauty section, talaga naghahanap ako ng mga products na sa tingin kong okay siya sa akin. So, nung January, may binili ako, first time kong gagamit nito, ito yung Fresh Skin Lab na product. Dalawa yung binili ko, ayan, itong dalawa. Yung binili ko, Fresh Skin Lab Calamine Anti-Blemish. Ito yung calming toner nila. Ayan. Tapos, ito naman yung isa, yung Calamine Anti-Blemish Calming Spot Cream. Ayan. Ito, dalawa lang yung binili ko, pero tatlo yata yung sa set nila. Meron pang facial wash na kasama to. Pero hindi ko pa binili yung facial wash kasi ang ginagamit ko lately talaga yung Cetaphil. Kasi feeling ko kasi naging sensitive talaga yung skin ko. So, Cetaphil, di ba, okay yun sa mga sensitive skin. Pero siguro pag naubos yun, susubukan kong bilhin yung facial wash nito para makita ko talaga yung full result niya. So, itong calming toner ay 299 pesos ang isa. So, ito naman spot cream nila ay 209 pesos. So, sa 1 month na ginagamit ko sa kanila, naging okay naman yung skin ko. Kailangan talagang subukan, di ba? Trial and error din naman talaga kahit sa mga skincare products. So, ang maganda dito sa Calamine Anti-Blemish na product nila, paraben-free, alcohol-free, oil-free, tsaka fragrance-free. Pero, para sa akin, hindi siya fragrance-free. Kasi, actually, pareho sila sa akin, ah. Meron siyang scent. Pero, itong toner, ayan, oh, medyo meron siya talagang scent na light lang naman. Pero, hindi ko masasabing wala talaga siyang amoy. Pero pag in-apply nyo naman, mawawala din agad yung amoy niya. Tsaka hindi overwhelming yung amoy niya talaga. Tapos ito naman spot cream nila. Ganun din yung claim niya. Alcohol-free, paraben-free, tsaka fragrance-free. Pero yung amoy nito medyo mas matapang na konti. Yung parang mas matapang ng konti yung amoy niya. Pero nawawala din naman. Pero may amoy siya. So ganito yung texture nung spot cream nila. Ayan, ganyan lang. Para siyang white na meron konting pagka-pink. Tapos pag binilid siya, sobrang dali. Hindi thick yung texture niya. Medyo liquid din ng konti. Tsaka madaling i-blend. So, ginagamit ko itong dalawa twice a day. Pagkatapos ko maligo sa umaga din. After ko mag-shower sa gabi. After ng facial wash, toner, tapos itong spot cream. Silang tatlo lang yung ginamit ko the whole month ng January. Ayan, ganyan. Madali naman siya i-blend. May white cast lang siya ng konti. Anyway, madalas lang naman ako sa bahay. Hindi naman ako maalis. Tapos, hindi na rin ako nagme-makeup masyado pag umaalis. Minsan, tinted sunscreen na lang yung ginagamit ko. Pag kunyan, nag-grocery or may mga nilalakad ako sa labas. Yung Belo tinted sunscreen lang talaga yung ginagamit ko. Konting-konti lang para medyo magpantay lang yung kulay ko. Tapos, pag uwi sa bahay, hilamos ulit. Tapos, ang hindi na ako naglalagay nito, basta twice a day ko lang ginagamit to. Pero itong spot cream, every time naghihilamos ako, ginagamit ko talaga siya pagkatapos ko mag-shower dito sa cheeks. Ito kasi naging problema ko yung cheeks talaga, tsaka itong baba. Yung baba talaga, lumalaki talaga yung pimples ko. Tapos,
nangingitim siya. Medyo, hindi siya kagandahan. Kaya medyo na-discourage ako mag-vlog lately kasi nga yung pimples, yung dark spot, medyo kitang-kita. Kung mapapansin yung mga previous video ko, lalo na yung mga vlogs, talagang meron talaga akong mga dark spot dito. Pero ang maganda, nung sumula ginamit ko itong dalawang to, hindi ako nag-breakout. Medyo nahiyang yung skin ko sa kanila kasi sobrang mild niya talaga. As in, hindi siya mahapdi sa mukha. Nalilinis niya yung face ko without the hapde feeling. Yung feeling ko talaga, nalilinis niya yung face ko. Tapos, syempre, hinahaluan ko na rin ito. Pero this, nung January kasi, hindi na ako gumamit ng moisturizer muna. Ayoko muna gumamit ng moisturizer nung January kasi nga, natatakot akong mag-react na naman yung skin ko kasi bagong product na naman to. So far, medyo nawala na talaga. Lalo na dito, ito yung baba ko. Ayan, yung may itim-itim pa siya ng konti. Ayan. Tapos yung sa pisngi, yan, nag-lighten na rin siya. Ito, meron pang konti. Ayan yung baba. Yan yung pinaka-problem ko talaga. Pero nag-lighten na siya. As in, normally, hindi talaga yan nawawala. Isa na nga lang, dalawa na lang natitira. Pero this month, this January, kahit nagkaroon ako ng monthly visit, hindi ako nagkaroon ng pimples. Wala din tumubo. Kaya medyo nagustuhan ko yung product na to. Siguro pag naubos ko yung Cetaphil, bibiling ko yung facial wash niya. Medyo pasado sa akin yung Fresh Skin Lab, Calamine Anti-Blemish. Hindi sponsor to. Binili ko talaga to with my own money. May singit. Ayun. Binili ko talaga siya kasi nga gusto ko subukan yung Fresh Skin Lab. First time ko gumamit ng product nila kasi nakikita ko madalas to sa Watsons tapos ang dami nagre-review ng products nila. Siguro mare-recommend ko to sa mga may mask knee problems din, sa may mga pimples dito sa area na to. Kasi mild talaga siya tapos maganda siya sa mga sensitive skin kasi hindi talaga na-irritate yung skin ko tapos hindi siya nangate. Yun ang maganda. Tapos hindi talaga ako nag-breakout sa kanila. Lalo na to. Siguro naubos ko to tapos hindi na ako nagka-problema dito. Magta-try ako ng ibang products ng Fresh Skin Lab. Pero siguro ito mag-i-stock ako nito. Parang gusto ko siya talaga kasi ang dali niyang i-apply tapos napakadaling i-blend. Ayan, 299 pesos tapos 150 ml. Sa 1 month na ginagamit ko siya, feeling ko nasa kalahati pa lang siya. Ayun nga, hindi kasi siya nakikita yung product sa loob kung gano'n nakarami. Kasi hindi siya see-through, hindi siya transparent, pati to. So, papakiramdaman nyo na lang. Pero feeling ko nasa kalahati pa to eh. Kahit isang buwan ko na siya ginagamit. So, matipid pa rin siya. Eto, matipid din siya kasi konti-konti lang naman yung lalagay nyo. Tapos, spot cream lang. Pero dito sa baba, hindi ko siya ini-spot cream. Talagang biniblend ko talaga yung buong baba ko. Nilalagyan ko talaga nito. Pero yung sa pisngi, spotting lang talaga. Tapos, ang maganda rito sa product nila, meron ding expiry date. Ayan. So, hindi kayo matatakot kung luma na yung product. Tapos, made in Korea. Yan. Pareho. So, ayan. Made in Korea ang Fresh Skin Lab. So, that's it para sa video na to. Shinare ko lang yung experience ko dito sa Fresh Skin Lab Calamine Anti-Blemish. So, sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng mga skincare products na makakatulong sa mga pimples natin na mapatuyo agad or mawala rin yung dark spot. Thank you again for watching. God bless. Bye!